Hindi pa rin ramdam ng mga pasahero ang mga ginagawang hakbang ng Department of Transportation and Communications o DOTC para maibsan ang hirap sa pagsakay sa MRT. Balitang hatin ni Victoria Tulad. Thank God it's Friday man para sa marami. Para sa mga pasahero ng MRT, kalbaryo ang kailangan muna nilang pagdaanan. Umabot na naman kasi sa kalsada ang pila sa MRT North Avenue Station pagsapit pa lang na alas 6:30 ng umaga. Matapos lamang ng 30 minuto, humaba pa ito ng ilang metro at ilang minuto rin ang itinagal bago nakaakyat ang mga pasahero. Kaya naman napapabuntong hininga na lang ang mga commuter. Singit siya. Maaga kami pumipila tapos mag-detect siya tapos sisingit na siya. Ano adjustment ang ginawa niyo? Di maaga aalis. Taga-Bulacan kasi ako, tapos dati kahit medyo mga 2.5 hours, pwede na. Ngayon kailangan mga 3, ganyan. Dahil punuan na ang mga tren sa North Avenue Station, dito sa Quezon Avenue Station, abot din hanggang dito sa EDSA ang pila ng mga pasahero ng MRT. Pero kung ikukumpara ng mga nakaraang pagkakataon, mas mabilis pa rin nakakapasok ang mga pasahero ngayon dahil dati umaabot hanggang Mother Ignacia ang haba ng pila. Sa kabila nito, nagrereklamo pa rin ang marami, lalo na iyong mga unang beses sasakay sa MRT. Ay, kakadismaya minsan. Ay, ang haba naman, ikaw kung magmamadali ka, siyempre, talagang maiinis ka kung lalo na kung nagmamadali ka, ay papunta kami Makati ngayon. Bagamat iba't ibang hakbang na ang ginawa ng Department of Transportation and Communication at ng pamunuan ng MRT para maibsan ang paghihirap ng mga commuter, para sa iba, hindi raw ito nadarama. Ganun pa rin araw-araw, yung pila. Lalo na yung mainit pa yung lalong nagpapawisan kami lahat. Victoria Tulad, GMA News.